Yeah, samantala nako, tikon na si Mayor Isko Moreno sa kaliwat kanang insidente ng panghahablot ng mga cellphone sa Maynila. Kaya't para raw masawatayan, ipagbabawal na ni Yorme ang pagbebenta ng mga segunda manong cellphone. Nakatutok si Lealdo. Sa isang iglap, napitas ang cellphone ng estudyanteng ito habang naghahanap ng boarding house sa Sampaloc, Maynila. Pero dahil naipit sa trapiko ang nakamotorsiklong suspect, nasakote siya ng mga nagmalasakit na motorista at ng humahabol na biktima. Isa lang yan sa paulit-ulit na insidente ng cellphone snatching sa lungsod ng Maynila. Kaya si Manila Mayor Isko Moreno, punong-puno na raw. Wala raw magnanakaw ng cellphone kung walang tumatangkilik sa mga ibinibentang GSM o galing sa magnanakaw. Ang solusyon ni Yorme, ipagbawal ang pag-ibenta ng segunda manong cellphone sa lungsod. O kaya para matigil yung mga yan, wala silang outlet to sell those illegally acquired na gamit. O, di yan papatayin namin yung gripo. Parang walang lumabas sa tubig sa tubo. Once and for all. Una nang nasampulan noong isang buwan ang mga tindahan sa Isitan Mall Recto sa tip na dito raw dinadala at ibinibenta ang ilang mga napitas na cellphone. Nang itrace ng isang biktima ng cellphone snatching ang kanyang unit, lumabas sa GPS na nasa stall ng isang tenant ng Isitan. Explain to us why we should not close the mall, not the store, within 72 hours. They really have to explain because nakakadalawa na sila. Same mall, sir. Same mall. Nahulihan namin sila ng illegal games. Nag-abiso naman kami after that about accommodating stores that would sell second-hand cellphone. Wala maaari at posible na ito'y galing sa nakaw. Ganito rin ang babala ni Yorme sa iba pang mall sa lungsod na mapatutunayang nagbebenta ng nakaw na cellphone. They should not entertain businesses or renters in their malls that will sell illegally acquired na gamit. Paliwanag ng pamunuan ng Cinerama Complex na siyang nangangasiwa ng Isitan Mall, hindi binili ng kanilang tenant ang nakaw na cellphone. May nagdala raw nito sa isang technician para ipagawa. Hindi naman daw alam ng technician na nakaw ang cellphone. Hindi binili ng tenant ng mall. Pinagawa lang sa isang technician at sabi, babalikan, may bibilin lang muna siya. Ang pamunuan ng mall ay walang sinasabi na huwag na silang mag-complain. Ginagawa namin lahat ng aming makakaya para hindi masira ang pangalan ng mall at makasunod kami sa panuntunan ng ating mahal na mayor. Sabi ng mga tenant ng Isitan Mall, simula nang i-raid ang mga tindahan ng cellphone sa mall, humina na raw ang kanilang benta. Walang mga nakadisplay na segunda manong cellphones nang pumunta kami. Mas mahigpit na raw sila ngayon sa pagbili ng second-hand cellphones. Humingi kami ng valid IDs, tapos pipicture namin yung tao na nagbebenta, hinahanapan namin sila ng box. Baka po kasi iniisip nila lahat ng benta dito is galing sa nakaw. Target din ni Moreno ang bentahan ng segunda manong cellphone sa Santa Cruz, Aranque at Quiapo. Lealdo Alves, Nakatutok, 24 Horas.